Kaya kung bakit, no, itong mga nagawa ng siyudad ng Maynila, no, patungkol sa quarantine facility at COVID bed sa hospital setting nung nakaraang taon, ay siyang napapakinabangan. Kaya kung bakit tayo nagagawa pa ng panibagong ospital sa lungsod ng Maynila, no? Dahil gusto ko naman abatan kung ano mangyayari 5 buwan simula ngayon. Or maybe hanggang Disyembre ng 2021 para paghahanda sa mga posibleng pasyente na mild and moderate. At the same time, mas lalakas ang ating hospital COVID bed capacity in terms of severe and critical. Sapagkat, ewan ko kung nakapanood po kayo ng Capital Report kahapon, pinag-go-signal ko na po ang acquisition ng lahat ng mechanized or equipment para makapagtatag ng mga ICU-like setting sa ating mga ospital. This will benefit the patient and of course the specialist. Yung ating mga pulmonologist, mga infectious doctor, infectious disease doctor, special nurse, kasi mababawasan yung toxicity na psychologically yung nag-ahalinhinan sila ng halo-halo doon sa isang COVID ward. So ang ating future plan in the coming months is mag-create ng maraming ICU para sa severe and critical. And to create that, you need equipment. We will acquire it. Then, itong ginagawa natin na binisita namin kanina, nila Chief Cesar Chavez, at nila Engineer Andres, Engineer Randy Sadak, at saka si Architect Balmoris, no? Binisita po natin yung ating luneta. So, ito yung Burnham Green. Ayan na po. Sa ikatlong araw o pang-apat na araw na ng konstruksyon noong ating Manila COVID-19 field hospital. And hoping that they will continue, at panalangin ko na lang, no, eh yung mga tao natin, sana maging ligtas kayo, mag-iingat kayo. Alam ko mahirap magtrabaho sa gabi, but we cannot stop. And hopefully, looban tayo ng lakas ng katawan ng Panginoon Diyos at kayong lahat, no, maging ligtas, eh matapos natin to in the next 60 days. May awa ang Diyos. But I believe in you. You can do it. So, ito po yung ating purpose kung bakit kailangan alisin at lumuwag ang ospital, dahil ayoko na na nababalita ang may namamatay sa tent o sa triage. May namamatay sa parking lot na COVID patient. Hindi dahil kasalanan ng ospital, hindi dahil kasalanan ng doktor, kundi talagang wala nang pwesto sa ospital. Kaya by the time na-elevate sila, they succumb from this dreadful disease. But be that as it may, ayaw na ayaw ko yung mangyayari in the near future kasi nagkagulantangan ang buong bansa, no, noong Marso na talagang sumirit yung impeksyon ng COVID-19. Maswerte at maswerte, salamat sa ating mga empleyado, napagandaan natin yun nung nakaraang taon. Kaya gusto ko naman pagandaan ngayon. Sana nga bumuti ng bumuti, no, yung sitwasyon, pero buti ng handa. Kung ano man ang mangyayari 5 buwan simula ngayon o hanggang Disyembre. O mano pa, next year. Para lang laging handa ang Maynila. No? Ngayon, ay tatanggap ba tayo ng ibang pasyente? Opo, dapat lamang. Kung hindi rin lang naman na-utilize fully, tatanggap tayo ng kahit sino. Because lagi ko pong inuulit, this is a universal problem. It has to be approached inclusively. Yun po ang aming polisiya sa Maynila. Bagay naman, aking pinagpapasalamat kay Pangulong Duterte, kay Secretary Berna Romulo, at kay NPDC Cecil Romero Lorenzana, at siyang po ng kanyang mga kasama sa NPDC. Ganon din kay Secretary Duque, Galvez, at Secretary Binz. Napahiram sa atin
yung National Government Space, no? Diyan sa Burnham Green, sa tapat ng grandstand, kung nasaan yung ating drive-thru na testing. So, patuloy namin kayong i-update, no? We will try to regularly update you on what is the development with regard to Manila COVID-19 Field Hospital updates. Ito po, medyo meticuloso lang po ang pagtatayo nito. Hindi po talaga, I have to be honest with you, mahirap po siyang itayo. Pero ang maganda lang na pwede kong assurance sa inyo, mga kababayan, hindi po to rocket science. It's doable and duplicable. And it would really, based on suggestions, payo sa akin ng mga espesyalista at ng ating mga direktor ng anim na ospital. Malaking may tutulong to unclog COVID-19 patient in the hospital setting. Ayun po ang logic behind it. So sa ating mga manggagawa dyan, I'm happy, may trabaho kayo. Ang dami pong na-employ. Oh, lalo na ngayon, ang hirap ng buhay ng tao. O masaya ako na may trabaho kayo. At yung tinatrabaho ninyo ay makatutulong din sa inyong pamilya na huwag naman sanang lobby na may infeksyon. Pero tingin ko naman, magagamit at magagamit naman to in times of need. So, ngayon mga kababayan, habang wala tayo niyan, mag-iingat kayo ha. Baka magkagulatan na naman tayo. Dumami na naman ang infeksyon. Kita po ninyo, sa awa ng Diyos, 41% po ang ating occupancy rate sa ating mga quarantine facility. At hindi pa tayo nasasagad. At ayoko talaga masagad. Napakahirap. Ayoko kayo matataranta. Sa maliit naming kaparaanan, maparamdam lang namin sa inyo na may gobyerno sa Maynila. We're trying to be ahead. Competing with COVID-19 infection rate against development and preparing the city, mas mabilis dapat ang development ng lahat ng uri na panlaban sa COVID-19. So kung meron tayong COVID bed hospital, meron tayong quarantine facility, o ngayon meron naman tayong field hospital for mild and moderate. O tapos yung naitatag nating Manila COVID-19 storage facility para sa mga bakuna. O nandiyan dyan lahat dyan. And so on and so forth. So rest assured, bago kayo matulog ngayong gabi, things are being put into right perspective. No? Yan lang po ang aking at least assurance sa inyo bago man lang kayo matulog ngayong Sabado ng gabi. Kaya mga kababayan, ang update ko naman sa mga lolo at lola ko, umabot po sa 35,748 ang nabigyan na ng cake simula noong Enero hanggang ngayong Abril. Happy birthday mga lolo at lola ko, mga nanay tatay ko na senior citizen. Doon sa mga Cake My Day group, no? Mag-iingat kayo, ha? Alam ko mahirap yung ginagawa ninyo dahil kayo umiikot sa komunidad kung saan may infeksyon. Pero sa ganitong paraan man lamang mabigyan natin ng ngiti, no? Yung mga lolo at lola natin, mga nanay at tatay natin, no? You're doing a very good job. I know it's hard, it's dangerous, but I'm proud of you. Tuloy-tuloy nyo lang, mapangiti yung aking mga lolo at lola, mga nanay at tatay na senior citizen. No? Okay. Now, sumunod, meron ba silang tanong? Yes po. Okay. Lynn Serio from California, USA. Wow! California! Nakakamiss ka! Yorme, pwede po ba kami magbakasyon dyan? Complete vaccine na po kami ng Pfizer ng asawa ko. Pwede naman kung papayagan kayo, kasi returnee naman kayo. You're a Filipino, you're a returnee. Papayagan naman kayo ng estado. Yung pagpasyal lamang, that's another story. Halimbawa, mga tourist spot, no? Hindi pa naman siya masyadong bukas ngayon. But of course, you're welcome. Welcome back. You keep coming back to Manila. Opo, kamusta kayo dyan sa California, sa Canada?
daming daming nag-aantabay diyan kasi nga yung mga kaanak nila nasa Maynila. Oh, okay. Meron pa? Regarding sa tocilizumab and remdesivir, Yorme, may limit po ba na pwede hingin na vials? Wala po. Ganito po 'yun, ano? Ang normal, no? Ang normal na hinihingi ng isang doktor para sa kanyang pasyente, usually isang 400 milligrams, no? Ngayon, pagka kinakailangan pa, usually dalawa naman. Ngayon, ang meron tayo 80 milligrams. Kaya ang binibigay natin, 5 piraso sa bawat isang pasyente kung isang reseta. So, nakukuha po ninyo, ano? So, kung halimbawa, dalawa ang laman ng reseta na 400 milligrams, ang binibigay natin ay 10. Kasi 80 times 5 is 400. So, 400, 400, o dalawa siyang tocilizumab na 400 grams. At ya, wag ko kayo mahiya hanggat may lupa. Kaya nga, ang ano ko, ang katwiran ko dyan, napaka, sinimplihan ko lang katwiran dyan. Baliwala yung mga gamot na yan kung nasa bodega lang. Mas maganda yan, magamit ng utaw. Lalo na, ngayon. Sa wakali, sa nangka, lahat. No? Kaliwat kanan. Talagang may nangangailangan. Punta lang kayo sa Manila Health Department, hanapin nyo si Dr. Pox Pangan o si Dr. Ed Santos o ilang staff namin sa Manila Health Department. Kasi yan po ay binibigay sa pasyente at ospital. No? Wala pong reservation, ha? Oo. Nga pala, meron kasi kami isang insidente, aabangan. Hindi po. Gusto namin actual. Kasi yun po yung purpose, to save a life. So, walang reservation.